What's up, Kabonsai? Ang topic natin ngayon itong ating kamatsili. 2 months ago, nag-cutback tayo at nag-wire. At eto na naman siya at wild na naman. Makikita natin na yung mga wire ay nakabaw na sa kanyang mga branches. Kaya ngayon ay magka-cutback ulit tayo. Tara na! Ito na kabonsai ang ating kamatsili. At super wild na naman siya. At ito makikita nyo na yung mga wire ay nakabao na rin sa kanyang mga branches. Sa second generation branches, yung iba ay nasa third generation branches na. At ito tatanggalan muna natin ang mga dahon para makita natin yung ating tatanggalin na mga branches kung hanggang saan na. Eto na, na-depulate na natin yung bandang ilalim. At ngayon naman ay tatanggalin natin yung mga wires na nakabao na sa kanyang mga branches. Napakahalaga ng pagtatanggal ng mga wire sa tamang timing. Kasi kapag napabayaan natin to na nakabaon sa kanyang mga sanga, ay hindi maganda yung kakalabasan. Babaon ng babaon yung mga wires hanggang sa dumikit na dun sa kanyang third layer ng branch niya, hanggang sa maputol at kainin yung wire natin. Kaya habang maaga, tanggalin na yung mga wires kapag nakita natin na nakabao na. Agapan na agad natanggalin. Ito na kabonsai, natanggal na natin yung wire at nalinis na natin. Ngayon naman ay tinitingnan natin kung ano ang mas magandang tanggalin, kung gaano kahaba at kung alin ang tatanggalin natin. At heto, tinititigan nating mabuti kung hanggang saan ang ating puputulin sa pagka-cutback. Kasi itong ating third generation branches ay sumibol doon sa pinakadulo lang ng second generation, kaya mahirap mag-decide kung puputurin ba natin o hahaba natin ang putol. Eto na at nagka-cutback tayo, isa-isa nating kinakatback yung kanyang mga branches. At habang tinitingnan natin ay nagkakaroon na siya ng itsura. At nakikita ko na unti-unti nang nabubuo yung kanyang mga branches. At hindi magtatagal, magkakaroon na tayo ng isang malapit ng mabuong kamatsili na bonsai. At tiyaga lang at hintay-hintay ng tamang panahon para mabuo natin ang isang magandang bonsai. Puputulin natin lahat yung mga branches nito. Lahat, kahit maliliit, ay puputulin natin para mas gumanda yung ramification ng ating kamatsili na to. Pero yung mga ibang mga branch na kailangang patabain ay hahayaan mo natin na kumaba sila. Ipapawild natin hanggang sa tumaba yung mga branch niya. Ang mga update nga pala ng ating bonsai material nito ay nasa baba lang yung link kung gusto nyo mapanood kung paano ba nagsimula itong kamatsili na to. Saan ba ito nakuha? Saan ba ito nagmula? At kung paano napunta sa ganitong itsura na. I-click nyo lang yung link, nasa baba lang yun.
At eto, nakatbak na natin yung kanyang mga branches. At ang gagawin natin ngayon ay maghihintay na naman tayo na mag-wild. At heto, habang tumatagal at paulit-ulit na cutback natin, every 3 months, 2 months, ay gumaganda na yung ramification ng ating mga branches. Mga ilang taon pa ay makakabuo na tayo ng isang kamatchili bonsai. Eto ka bonsai yung kanyang effects. Yung pinakadulo niya, balak nating tanggalin. Kasi nabubulok na. Kaya aagapan natin at tatanggalin na natin. Pero hindi pa sa ngayon. Dito natin puputulin kapag tinanggal na natin itong pinakadulo niya. At magre-restyle tayo sa punong ito. At abangan nyo, kabonsai, kung anong magiging style niya uli. Hindi na siya slanting bonsai, kundi isang panibagong style yung ating naiisip para dito sa punong ito. Maraming salamat po sa panonood at pagsubaybay. Ako si Aldrin at ito ang Channel AZ. Please hit subscribe para lagi kayong updated sa mga videos na ilalabas. Maraming salamat po uli at lagi po kayong mag-ingat. God bless! Thank you.